So what's up guys, welcome back po dito sa channel natin. At ngayong araw nga, ito gagawa natin ng review itong si Crypto Clash. Silipin natin yung kanilang beta test, yung white paper nila, syempre sa yung kanilang website. At ayun, bago ang lahat, syempre kung di pa kayo nakasubscribe dito sa channel natin, welcome na welcome po kayo dito. At kung gusto nyo ng mga NFT play to earn games, ayun, hit nyo na lang din yung notification bell para updated kayo sa mga videos natin. So, ayun, bago ang lahat, intro muna tayo. Sir, what's up, Bad Boy TV? Sa lahat ng mga subscribers ng Bad Boy TV. Sa lahat ng mga ka-Bad Boy TV subscribers. Mga ka-Bad Boy niya. Subscribe sa Bad Boy channel. Opo, mga ka-Bad Boy TV dyan. At ayun, panoorin po natin. Bad Boy TV, correct? Yeah. Right here on YouTube. So I just suggest that you guys continue to watch it. Yeah. Hey guys! Hi to mga viewers ng Bad Boy TV! Subscribe na kayo sa Bad Boy. So welcome guys, no. I-plug ko na lang din dito yung aking Discord. Sa mga bago diyan, join lang kayo dito sa Discord natin para sa ating mga giveaway. And quick disclaimer lang, I'm not a financial advisor. So ano lang ako dito, guide nyo lang, no. So kung gusto niyo pasukin tong laro na to, always invest at your own risk pa rin, no. So ayun lang naman. At simulan na natin to. So sinasabi dito sa kanilang white paper nga pala guys na Clash Royale inspired daw yung kanilang game. And ito po ay magiging under Binance Smart Chain. Then kung sisilipin nyo yung laro nila is medyo similar yung gameplay nila sa ano, sa Pirate Kings. And ayaw nila ng Oracle dito sa laro na to. So silipin natin yung kanilang website. Ayan, ito yung mga plans nila soon. Ililist sila daw dyan. So syempre, isa sa importante yan na malis tayo sa CoinMarketCap. Then ito yung kanilang mga NFT. So each NFT po natin ay may kanya-kanyang rarity soon. Maya-maya silipin natin yung kung paano ba nag-work yun. Then meron silang tatlong klase dito. Ayan. Ayan, ito pala guys, ipapromote ko na lang din, no, yung kanilang land sale, no. Kung gusto nyo ng passive earnings or passive income, ito yung kanilang land. Mamaya try natin silipin to sa white paper kung paano ba to nag-work. Then ito na nga yung NFT nila. So yung kanilang NFT is meron silang mga iba't ibang klase. Meron silang mount na tinatawag, which is ito, yung kabayo. Then weapon. Then rider. So kung mapapansin nyo guys, iba't iba yung kanilang win rate, no? Mas mataas ng win rate kung nakamatch yung weapons nyo, mount nyo, at yung rider nyo. So makikita nyo 3 star kapag pare-parehas. Ayan, so ang maganda dito guys, na sinilip ko yung beta test nila, meron silang swap na tinatawag. So just in case makakuha kayo ng halimbawa rider na kapares nung isang kabayo, or yung isang rider nyo kapares nung isang weapon, pwede nyo silang pagpalitin para tumaas yung win rate bonus natin. So ayun, then ito yung rarity evolution nila. Ayan, may squire, may knight, may champion, and lord. So yung kaibahan nito guys, isa sa pinagkaiba nila is yung dami ng clash na pwede natin gawin per day. So kung square po yung gamit nyo, 2 battles lang siya a day. Knight, 3 fights a day. Champion, 4. At syempre kung suswertehin kayo ng mint is lord, 5 fights siya a day. So sinasabi nga dito nila kanina, dito sa pinakataas is Roy daw in 8 days. So sinubukan kong mag-compute, then itong sinasabi nila na Roy in 8 days, syempre kung magiging stable yung value guys, sa ano siya magiging applicable dito sa Lord, which is 5 battles a day. At syempre kung 100% wins yun. Okay? So magkano ba yung price per mint nila?
based sa nabasa ko sa white paper, ang mint price is 15,000 KLH, no? Based sa palitan sa magiging floor price is $120. So basically, pwede pa siyang tumaas or pwede pang bumaba. Alam naman natin na volatile yung value ng ating ano, ng ating mga token. So ayun. At ang maganda doon is yung 95% is automatic mapupunta siya sa reward pool, then 5% lang yung mapupunta doon sa pondo ng isang project. Then sa pagmi-mint, kukuha din sila ng 0.05 BNB regardless kung magkano sa palitan ng BNB, basta 0.05 BNB is ia-add nila sa pangpondo. Okay? Kasi sa ngayon, ang floor price ng ating KLH, no, yung magiging token nila or governance token nila is 0.008. Okay? So, nag-compute ako, sinabi dito sa kanilang ano, white paper na pag nanalo daw is mananalo tayo ng 400 KLH token, no? And kinonvert ko siya sa floor price. So, isang laban na panalo mo is meron kang $3.2, which is, I mean, $3.2 yung equivalent sa floor price nung 400 na token nila. So, ito yung roadmap natin. Siyempre, tapos na tayo dyan sa Q4. Natapos naman nila lahat. So, nandito na tayo sa Q1. So, ito, paparating na yung land sales, game launch, public sale, and community channels nila. Then, ayan, audit, saka beta testing, which is yung beta testing isusubukan na natin ngayon mismo, guys. No? So kung gusto niyo mag-try ng beta test, ito kailangan lang is pumunta lang kayo sa testnet, no? Testnet ng Binance Smart Chain. Then click niyo lang tong get free KLH. So automatic noon is makakuha kayo ng free token pangpondo dito sa ano, sa beta test, no, para masubukan nyo din yung game, no. So kanina nagminta ko ng dalawa at sa kasamaang palad, ayan, tinan nyo, labo-labo, no, pangit yung na-mint natin. Is hindi na sakto lang, pero parehas mababa yung rarity, 1 star lang kasi hindi nag-match yung ano, yung items nila and weapons. So try natin mag-mint pa ng isa. Mint tayo. Dami na natin, guys, no? Dami naman natin binigay, dami naman nabibigay na token, no? Kahit kayo, 20,000 tokens yung ibibigay nila. So, mint tayo ng 5. Tingnan natin yung mga rarities, tapos subukan din natin yung pagsaswap. So, ito yan, no? Kung ano yung nakikita nyo sa testnet, automatic yan, siguro. Ito rin yung lalabas sa ating, ano, sa pagka nag-public na yung game. So, reveal. One star na naman. Puro one star. Anak ng top. So, ayan. One star lahat na nakuha natin. So, 2 fights a day lang. Pati yung rarity, no? Diba, guys, square naman yan. Then, pag naging Lord, is tataas naman yan. No? So, sa ngayon, yung percent ng win rate natin is ito. Mababa kasi 1 star lang. No? Try natin yung swap. Anyway, pag mag-mint kayo, click nyo lang yung play. Andyan, ganyan ang kadali yung ano nila. Click to earn din tong laro nila. So, start fight. Pero mamaya tayo mag-start fight. Papakita ko lang sa inyo. Ito yung kanilang collection. And then, ito yung kanilang swap na tinatawag. So, pwede tayo mag-select na clasher. Ano ba yung mayroong magkamukha dito na weapon? Di ko ma-determine, no? Kung ano yung... Dapat kasi, guys, parang terno siya, eh. Kung makikita nyo rito, sa kanilang mga... Ayan, no? Kapag pare-pare sila o terno yung ano nyo, yung win rate nyo is tataas. So wala akong makita. Pagpasensya nyo na kung may nakikita kayo, no? Sana na ituturo nyo sa akin, no? Pero syempre, eh. Pero pakita ko na lang yung sample. Subukan natin to at iswap natin dito. Okay, so ganito na kasimple, no? Swap riders. Oh,
Weapons, pwede rin pagpalitin. Mounts, pwede rin pagpalitin. So, depende kung ano yung tingin nyo magmamatch. Pero saan mga nakuha ko, guys? Sa totoo lang, wala akong makitang nagmatch dito. Buto. Wala talaga akong makita, guys, no? So, wood. Try natin to. Try nga natin tong iswap. Dito. Tapos, wala, guys. Malas tayo sa amin talaga. So, anyway, ganun lang yon. Then, nga pala, guys, meron tayong gas pay dito, no? Per fight. So, eto. Subukan na natin. So, start fight. Yun rin ang kasimple. Oh, pwede kang matak at least 2. How many energy do you want to use? So, 2 na natin para dalawang laban na agad. Isang bagsakan na lang ng gas, no? So, kung lalaban kayo or kung lalaruin nyo to, guys, ayan, kailangan meron kayo naka-ready ng gas kasi lahat ng transactions pala natin dito is may gas. Kung magsaswap kayo, kailangan nyo din magbayad ng gas fee, which is hindi naman ganun kataasan. Yo, guys, ganun lang kasimple yung gameplay, no? Sobrang yun, diba? Ayoko magwala, pero ang lupet na, tumilapon yung kalaban, guys. Tignan natin, ha? Isa pa. Pero, eto, di ko masabi, no? Ba't iba yung, ano? For sure, iba yung magiging equivalent ng rewarding system nila. Then, yung minting nila sa ano, sa mismong game, no? Kasi dito 120, pero mamaya papakita ko sa inyo sa white paper yung nakalagay doon na 400 daw yung per win natin. So silipin natin yan in a few minutes. So ito yung land, hindi na muna natin didiscuss yan. Kasi antayin na lang natin lumabas, no? Kasi sa ngayon hindi pa natin ma-appreciate to, testnet pa lang to. Basta, ayun lang yung gameplay niya, no? Click to earn siya kung mag-mint kayo, then passive income land. So, sa ngayon, ang nakalagay dito, ayan. Ito yung, ano, 2BNB yung pag-mint. Then, yung earnings daw is, daily earnings is 2625 KLH, no? Regardless sa value, no? Hindi sila Oracle. So, hindi natin alam kung ano yan. Kung ano yung magiging value nila lahat paglabas ng game. Anyway, para itong land na to is para sa akin, para ka nag-stake. So, ayun, silipin na muna natin ang mabilisan yung kanilang white paper, no? Almost everything naman is na-discuss ko na sa inyo. So, dito nga sa pinaka-head, sa headline nila is ayan. Crazy game daw na Clash Royale inspired, no? Iniisip ko kung paano naging Clash Royale inspired sila. Hindi ko maisip kung paano. Dahil wala akong makita ng familiar na characters and yung fight medyo iba din. So, akala ko noong una maglalapag-lapag sila. Mano-mano, kaya tinawag na Clash Royale inspired. Pero, ayun, ayun yung sinabi dito sa white paper. So, ayan, become a landlord, paano ba? No, ito yung magiging ano nila, takbo nung token natin. So, 70% mapupunta sa reward pool, 20% sa landlord, 5% sa magagamitin sa marketing, and then 3% is gagamitin nga dun sa finance project, and 2% dun sa mga i-distribute sa ating mga landlord partners. So, ito yung land supply natin. Maximum is 6,000. Then, magkakaroon tayo ng 3,000 waves. So, first wave is 2,000 lands. Second wave is 2,000. Third wave is, ayun. Tagto 2,000 lang naman. Then, ito yung minting price nila. So, yung pinakauna is 2BNB yung presyo. 2.5 and 3MB naman sa third wave. So, pamahal na pamahal. So, syempre, mag-jormo na kayo. Pag-isipan nyo kung
papasokin yung ato si Lance, no? So fresh pa yung game. Magsisimula pa lang, no? Mainit-init pa. Then ito, magkakaroon nga daw sila ng referral code or referral program. So dun sa mga ano, sa mga gusto na magsumali dito sa landlord, no, pwede kayong mag-contact, no, sa team. Makipag-coordinate kayo sa kanila. Then ito yung ating magiging token, guys, no. So max supply is 1 billion. Okay, 1 billion token ang ating max supply. Then distribution, ito public sale, 3 months investing period, marketing, ayan, 80,000. I'm sorry, 80 million pala, ano to, saka 45 million. So 12 months, no, or 1 year nakalaki yung token ng marketing. Then yung team, which is 12% part ng supply, is 2 years nakalock yung kanilang token. Advisor, 5%. And then partners is 2%. So ayan yung mga schedule, guys. Iwan ko na lang sa inyo yan. Then Oracle, out sila sa Oracle. Dahil kita nyo naman lahat na nangyari sa Oracle games natin, no? So ayan lang. Ano pa ba? Ang di na, ayun, NFT. So ito yung NFT nila, guys, yung sinasabi ko. Ayan. Ayan, no? Yung mint price na sinasabi ko, ito, no? 15,000 KLH. Then 95% doon is mapupunta sa reward pool nga. Then kasama din sa pagmimint natin is si BNB. And then 100% naman is mapupunta siya sa finance natin. So ayun, malaki-laki yung magiging pondo natin. And then ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, guys, no? So 2 fights po yung score natin, 3 fights po sa 9 sa night, and 4 fights sila or 4 clash sa champion, and then sa pinakamataas na rarity nila, which is the Lord. So ayan, 5 fights, and then a win earns you 400 KLH, no? Ayan yung nakalagay dito sa beta test. Iba yung lumabas, pero for sure iba yung ano, yung maglalabas dito sa mismong game natin. Kasi yung mismong mint nila is iba yung presyo. Then ang nakalagay na presyo dito ng mint is 15,000 KLH. So ayun, guys, kung may mga karagdangan tanong kayo, is i-drop nyo lang dito sa ating comment section. And salamat sa pagsubaybay. And ayun, soon siguro pang nag-start tong game na to, mag-upload na lang tayo ng update kung magkakaroon man sila ng mga magandang update, no? So ayun, kita-kits na lang ulit tayo sa susunod. At maraming salamat sa pagsubaybay na. So ayan, paalam, guys, ingat kayo lahat.